guys. Isang mapagpalang gabi sa inyo guys at sa ating Panginoon. Guys, isa akong bagong newly sa channel na ito. Harinaway, samahan niyo ako sa aking pag-video na ito kasi first time ko. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magpunta sa bansang Israel. Isa akong dating OFW sa Israel for 6 years. Ngayon guys, kung sino man sa inyo ang gustong magpunta ng Israel, kailangan guys na mayroon kayong mahabang pasensya at tataga nyo guys. Ngayon guys, kung nais talaga ninyo, kailangan isipin ninyo ng 100 times ang inyong binabalak ng pagpunta ng Israel. Kasi guys, alam nyo, ang pag-abroad ay napakahirap sa kalooban kasi iiwan nyo ang inyong pamilya, ang anak mo, ang magulang nyo, ang mga kapatid nyo. Pero guys, syempre, kinakailangan ng iyong pamilya na magkaroon kayo ng pupunanin for the future of your children. Kaya guys, kailangan habaan nyo lang ang inyong pasensya sa pag-aalaga ng mga matatanda. Kasi pagdating nyo sa matanda, kinakailan mahaba ang pasensya nyo. Ngayon guys, ako nga noon guys, nung pagpunta ko sa Israel, unang-una guys, alam nyo na wala man lang akong kapera-pera, pero dati akong nagtrabaho dito sa Maynila. Ngayon, nandito na rin ako sa Pilipinas guys, bumalik na ako kasi nawala na ako ng visa, naubusan na ako ng visa. Kaya guys, ako umuwi kasi naguhulihan doon noon na mga walang visa na ayoko naman na magtago ng magtago kasi pag ako nahuli, mabablacklisted ako, masisira ang record ko at saka ang employer ko, ang mga anak ang magbabayad. May penalty kasi guys pag nahuli ako na nag-stay ako na wala na akong visa. Kaya umuwi na lang ako para walang problema, para hindi masira ang aking record sa Israel. Alam mo guys, napakaganda sa Israel. Tsaka isa pa, pagka tungtong ko sa Israel, wala man lang ako guys mga alam na mga salita, mga words na kailangan gawin. Nako, pagdating ko doon, yung matandang aalagaan ko, hindi marunong guys mag-English. Kaya pasalamat nga yung mga iba ngayon doon. Mayroon man lang mga basic na daladala na Hebrew. Ako wala man lang kahit isa. Pero guys, natutunan ko rin guys. Natutunan kong magsalita ng Hebrew nang dahil sa pag alimbawa yung matanda humihingi ng tubig. Guys, natutunan ko na yun kung paano ang tubig hingiin ng matanda. Sa aksyon na lang nila, sa aksyon ng matanda, natutunan ko ang mga words na ginagamit sa pang-araw-araw, guys. Kaya, napakasaya ko noong time na yun kasi natutunan ko rin magsalita ng Hebrew, guys. Pero kinakailangan tatagan talaga ang kalooban nyo. Pag gusto nyo talagang kumita ng dollar, kailangan mahaba ang inyong pasensya. Kasi ang aalagaan nyo ay mga matatanda. Minsan guys, makukulit sila. Pero guys, pag nakuha naman ninyo ang kalooban nila, napakasaya. Kaya sa pagpunta ko doon ay wala akong hinanakit sa isa't isa sa kanila. Kasi guys, ang naalagaan ko doon ay apat na matatanda kasi yung iba talagang namatay na dahil sa sakit nila. Pero nagpalipat-lipat din ako ng ibang mga matatanda. Pero guys, okay lang dahil wala akong naging naalagaan na
masama ang ugali. Pinakisamahan ko talaga ng lubusan ang mga nakuha kong mga inaalagaan, guys. Kaya hindi ako nagsisisi na nakapunta ako sa bansang Israel. Tsaka ang bansang Israel, guys, ay napaka-holy. Holy talaga. Makikita mo doon ang Jerusalem, Bethlehem, Jordan River. Tsaka masaya talaga pag nandun ka na. Pero pag sa una, medyo mayroong kaba at takot. Pero sandali lang yun. Isang iglap lang yun. Madali lang ang panahon. Mga 3 months, nakapag-adjust ka na. Kaya kailangan mo, tatagan lang ang kalooban mo. Kung gusto mo talagang kumita ng pera, dollar para sa inyong pamilya, yun lang. Long patience sa mga matatanda. Kaya payo ko sa inyo, think first 100 times pag gusto nyong pumunta ng Israel. Kasi magkakaroon kayo doon ng ibang ambience pagdating. Pero okay lang, kasi magkakaroon kayo ng mga maraming mga kaibigan, mga iba-ibang lahi. Pero guys, ang payo ko sa inyo ngayon, kailangan maging mautak kayo pagdating nyo doon. Kasi pag ang employer nanghingi sa inyo ng passport na itatabi, huwag kayong papayag, guys. Kasi ang passport ay kinakailangan hawakan ninyo yan. Huwag nyong ibibigay sa employer nyo. Yan ang number one kong tip na binibigay sa inyo ngayon. At saka, guys, pagdating doon, kailangan may control ka sa iyong sarili. Pagdating ng mga pagsahod, may mga maraming mga Pilipina doon na mga nangungutang. Yan ang huwag mong gawin na magpautang, kasi yung iba naman, wala naman maibayad. Kailangan itabi mong mabuti ang iyong sweldo. Ipadala mo kaagad sa iyong pamilya, pero magtira ka naman ng kaunti para sa iyo. Yan guys, ang payo ko sa inyo. Unang-unang payo pang mga guys. Yan lang ang ano ko masasabi ko sa ngayon sa inyo muna. Tsaka guys, pangalan ko nga pala si Luski. Luski Mirandilla ng Daraga Albay. Kaya guys, asahan ko na tutulungan niyo ako mag-likes, mag-share, mag-comment sa video ko para mayroon kayong notification sa mga susunod kong video, guys. Please. At marami pa akong ibabahagi sa inyo na napaka-importanting malaman ang pagpunta ng Israel. Pero guys, huwag niyong kakalimutan, guys, na mag-subscribe, likes, comment, and share. Kaya guys, ang payo ko ay inyong isipin, tandaan niyo. Guys, sa mga susunod, bibigyan ko kayo ng mga tips na napaka-importanteng gawin. Okay, guys. Asahan ko na nandiyan kayo, na sa aking ibabahagi ng mga tips sa inyo, guys. Okay, guys. Kung saan man kayo ngayon naroon, take good care, keep safe, and rest, relax, and God bless you all. Bye-bye. Thanks for watching.
Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Thank you.